Ang magandang balita ayon kay Mateo, unang kabanata. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Juda na ama ni Phares at Zara kay Tamar. Phares, Esron, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab. Obed na anak ni Boaz kay Ruth at Jesse na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Huda sa Babilonya, ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David sa asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Ozias, Jotham, Akaz, Ezekias, Manases, Amon, Josias, Hekonias at ang mga kapatid nito. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babilonya hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Hekonias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eliazar, Matan, Jacob, at si Jose, na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, may 14 na salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonya, at 14 din mula sa pagkabihag sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan ito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Mateo, 2 kabanata. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyong magmumula
ang isang pinuno na mapamahalan sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bili. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Umangong kapdalin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang isang tinig, tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila." Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya'y nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, "Umangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya't bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang naghahari sa Judea si Arkelao, na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea. At tuon na nirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta, "Siya'y tatawaging Nazareno." Mateo, 3 kabanata. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, "Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran." Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay bala at pulot pukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Dahil ang mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos
patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. Dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham, sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamanig ang trigo. Ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at tumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mateo, ika-apat na kabanata. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kaya't siya'y nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ika'y itatagupilin, at sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa